dahil nga po sa sinampahan na po ng DOJ ng kasong human trafficking, si dating Bambam Mayor Alice Go, makakausap po natin ngayon ang abogado po niya. Nasa linya na natin telepono. Alright. So nasa linya na po natin telepono ngayong hapon po ito. Si Attorney Stephen David. Attorney, magandang gabi po, Tony and Kat po ito. Magandang gabi, Sir Tony at Kat. Magandang gabi. Thank you po. At ito pong kaso po ba ni Alice, ay bailable ho ba ito? Ay, human trafficking, no? Yeah. Walang bail. Walang bail. Although, hindi ko pa naman nakita yung formal complaint, no? Kasi dati, yun pa lang na file, wala pa kaming ano. Pero kung pagbabasihan natin yung case, ang qualified human trafficking kasi, no bail recommended yan. I see, okay. So, ang naging basihan, supposed to be, ng DOJ, ay dahil kasama siya dun sa pagpapatayo daw ng kumpanya na akusado ng human trafficking. So parang ganun yung connection, pinagtahi nila na siya ang nagbenta ng lupa dun sa nagpatayo ng pogo na nakitaan ng human trafficking. Kaya pati siya naging liable, parang ganun. Alam mo, Sir Tony, sa totoo lang, sa dami ng mga Senate hearings, no? Opo. Pinipilit, pinapollow up sa kanila basta hanggang ngayon, di pa napapile yan, etc. Mm-hmm. Plus, yung nangyari nga doon sa counter si David niya. So ako, na-expect ko naman talaga ipapile nila yan. Siyempre. Okay. Pero, well, at least pinile na nila. So ako, we can move forward. Kasi, Sure. Taba yung sabi mo. Kasi you need an evidence to support your complaint, di ba? So, dito na. Yeah. Dito na sa court ngayon. Okay. Ilatag nila ngayon yung sinasabi nila ng ebidensya. Kasi kung ang ebidensya lang nila, yung kuryente o yung pagbabayad ng kuryente. Malayo yan. Paano mo nasaman na ng 2020 binenta mo o 2019, binenta mo yung lote kung kailan man yun. Yeah. Bigla in 2024, mayroong mangyayari ngayon legal human traffic na isang... Alam ko sino, kasi ang alam ko, isang Vietnamese lang yan na binugbog ng mga tao doon at away-away sila doon. Mm-hmm. Ano naman kinalaman ng isang nila doon? Anyway, yan naman kasi, malalaman ko yan pag nakita ko yung formal. Makita mo na yung information. Na makita natin yung information tsaka yung affidavit from nila. So, magpe-petition kami para makapag-bail siya. Mm-hmm. Ah, okay. Because... ang client, ang isa mang akusado ay maaring pagbigyan ng bail kung makita ng hukom na mahina yung ebidensya, ganon. Correct. Kasi ang ating saligang batas, meron tayong karapatan na all persons charged with an offense, siyempre except those charged with punishable by reclusion perpetual order, hindi pwede mag-bail. Pero, kailangan when the evidence of guilt is strong. Yes. Diba? So, kailangan i-prove ngayon ng prosecution na malakas ang ebidensya nila. Pag hindi, bail yun. Tsaka mabilis naman ng petition for bail. Usually, 2 or 3 weeks kayang tapusin yan kung ganyan. Mabilis pa ba yun? 2 or 3 weeks? Parang haba. At the rate naman kasi ng ating judicial system, isa inaabot ng taon, di ba? So, siguro yung mabilis na yun. Okay. Sige, partner. Attorney David, alam ko ang dapat sumagot nito ay ang DOJ. Pero bilang matagal na rin naman kayong abogado, tatanungin na rin namin, baka sakaling alam nyo, bakit sa Pasig RTC final itong kasong to? Kung yung alleged... Go ahead, sir. Well, kasi nga, yung jurisdiction kasi RTC, pero yung venue dapat sa Tarlac. Exactly. So, bakit po sa Pasig? Well, nangyari sa Bambanyan. Pero, pina-allow yung change of venue kung sa petition nila sa Supreme Court, merong possibility na ma-influence yung court doon dahil ga mayor siya doon at nandun yung baluarte niya. So, kung pinalalabas nila na pwedeng magkaroon ng influence. Yung yung mga witnesses or whatever, mag-move sila for a change of venue. Why Pasig? Ano ba ang strategic? Kasi suking-suki na po yung korte namin sa Pasig. Taga-Pasig po. Taga-Pasig ka ba? Ano ba ang strategic relevance na Pasig po isinampay yung kaso? Well, sa akin, sa totoo lang, hindi ko rin alam bakit sa Pasig. Pwede naman sa Manila. Pwede naman sa Quezon City, di ba? Or kung ano daw... Di ba parang sinusukat pa nila? Sino ba yung nagsabi na kapag sinukat mo kung gaano kalayo yung Bamban to the nearest place in Metro Manila na ang pinakamalapit daw ay Valenzuela? Sino hindi ba yun? Hindi ko alam, Kakan. Pero basta alam ko hindi Pasig yung pinakamalapit.
Senator Tol yun. Ah, si Tol. Ah. Tama. O, di ba? Bakit Pasig? Kasi si Kibuloy, nasa Pasig na rin yung kaso. Ngayon, dinagdagan pa ng alis. So, ano ho bang meron sa Pasig, attorney? Oo. Hindi ko masasabi kung ano meron. Baka... Bukod po dun sa idea. Sila kasi ang question or what? Hindi ko alam. Basta kami na-inform na pinahil sa Pasig. Pasig, harapin natin sa amin naman. Okay. Well, ako naman, ang gusto ko lang naman yung katotohanan. Kung totoong... Sige, sige. Kung yung katotohanan, kung sa Kapas, sa Bomban, Quezon City, kahit sa Pasig, yung katotohanan, lalabas naman yan sa katotohanan. Alright. Attorney, alam mo, naging mainit na at least no, yung angulo na lumabas po doon sa mga pagdinig, ay yung di umano'y meron daw dating PNP chief, ha? Na nasa payroll daw ni Mayor ba? Oo, ni Mayor Alice? Na tila tumulong daw sa pagtakas niya sa Pilipinas. Wala naman sigurong na ikikwento si Mayor sa iyo na gano'n. Hindi, kasi daw yan eh. Sabi mo nga, boss. Daw. Ngayon, ganito yan eh. Madali kasi magsabi ng ganyan. Kahit ako pwede ako magsabi ng ganyan. Pero kung talagang seryoso ang ating gobyerno sa mga ganyang klaseng allegations, dahil una-una, seryoso yan. Diba? Naman, totoo. Diba? Bakit hindi nila i-pursue yung ganyang klaseng investigasyon? Kasi kung sino man na nagsabi, una nilang narinig yan, patawag nila. Tapos kanino niya narinig yan? Di patawag ko yun. Halukayin nila, halongkatin nila yan hanggang sa malaman nila kung totoo yan. Ngayon, kung hindi naman totoo, kawawa naman yung naakusahan na ganyan. Masisira yung reputasyon niya. Pinagtanggol yung pangalan niya over the years. Lalo naman kay Mayor Alice na kung wala naman talagang katotohanan yan sa mata ng publiko dahil nagsabi ka ng ganyan, gospel truth na sa tao yan. Convicted na naman siya. Kahit walang tayo sa tala kung mapatunayan naman na wala, sana clear siya, di ba? Ang pakiusap ko lang, imbestigahan nila. Yeah. Imbestigahan nila yan. Imbestigahan talaga nila yan, attorney, dahil sinabi na ni General Marbil, ni PNP chief, na talagang hahanapin nila. Para ma-clear naman yung mga taong walang kinalaman. Pero sigurado ako, meron ng isang dating PNP chief na ayaw na hindi aamin. Sabi ni Senator Bato, ano sabi niya? Sigurado ka ba na hindi ako ang pinangalanan mo? Baka mayroong script na lumabas na ako bigla ang turo mo. Diba sabi niya? Diba may ganon? Well, magaling naman ma-investigate na. Tsaka sana mo, pati yung 1 billion pa-investigate din. May ganon pa. Sige, partner. Para sa more unboxing ng issue ng bayan, subscribe na sa Teleradyo Servicio YouTube channel.